Flitwick ay nakatanggap ng babala mula sa mahiwagang salamin na mayroong demonyo na nakakuha ng napakalaking kapangyarihan. Mula sa kasakiman ng mga maharlika, iyon ay maaaring bukasan ng makapangyarihang mahiwagang pamilya. Hindi nagtagal ay nangyari ang matinding laban ng iyon. Kinitil nito ang buhay ng halos buong pamilya ng Flitwick. Si Regina lang ang nakaligtas. Siya ay may pananagutan sa pagprotekta sa dalawang kayamanan ng pamilya mula sa pagguha ng kasamaan. Ito ay isang salamin ng karunungan na nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundo at ang libro ng mahika na nagtatala ng pinakamakapangyarihang mahika ng pamilyang Flitwick. Maraming paghihirap ang dinanas ni Regina. Noong siya ay desperado na, sa kabutihang palad ay natinungan siya sa oras ng ilang mga tao. Matapos gumaling ng kaunti, unti-unting nagkamalay si Regina sa isang tolda. Huwag kang matakot. Mga mangangalakal lang kami na dumadaan dito. Dahil nakita ka namin nasa panganib, gusto namin matulungan ka. Kamahalan, huwag kang magsinungaling sa akin. Anong gusto mo? Sa totoo lang, hinahanap ko ang pamilya ng Flitwick. Maraming taon nang nakalipas ang aming kaharian ay sanalakay. Nang malapit na kaming matalo, may nagpakitang demonyo at nangakong tutulungan niya kaming palakasin ang bansa kapalit ng pagbibigay sa kanya ng tirahan sa palasyo. Dahil hindi naman yun malaking bagay, agad namang umayag ang hari. Tinupad ng demonyo ang kanyang pangako. Inulit niyang umatras sa mga mananakop at mula noon lumakas ang bansa. Pero nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko, kakaiba ang hari na parabang minamanipula siya ng demonyong yun. Narinig ko na ang mga salamangkero ng Flitwick ay napakalakas. Kaya hinahanap ko sila nang may pag-asang tutulungan nila kami. Nabubuhay ang demonyong iyon sa pamamagitan ng pagsipsip ng kasakiman ng tao. Dahil ang kasakiman ng mga maharlika ay napakalaki, ang demonyo ay nagiging malakas. Kaya naman namatay ang pamilya ko, ang Flitwick, nang harapin ito. Ngayon ay naglakas loob kang humingi ng tulong? Huli na! Kailangan kang magdusa sa kinahinatnan ng iyong sariling kasakiman. Lubos akong nalulungkot para sa pagkawala na naranasan mo. Anong pwede kong gawin para gumaan ang pakiramdam mo? Ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ngayon ay ang lumayo sa akin. Dapat kang manatili dito ngayong gabi at umalis bukas ang umaga dahil maraming panganib sa kagubatan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Regina ang Reina at nagpasyalang siya na umalis. Mag-isang kumala si Regina sa loob ng kagubatan. Tapos biglang tumalo ng demonyong nakasalubong niya noon para harangin siya. Nabawi na niya ang kanyang lakas kaya madali niya itong natalo. Isa-isang tumalo ng mga kasama nitong demonyo mula sa mga halaman para palibutan siya. Biglang isang pagsabog ng kapangyarihan ay lumabas mula sa malayo na naging sanhi ng pagtilapon ng ilang mga demonyo. Nakatulong iyon kay Regina na makatakas mula sa kanila. Ito pala ang salamangkero na nakatayo sa tabi ng Reyna kanina. Takbo! Hindi tayo maaaring magpatuloy ng pagtakbo ng ganito. Maaabutan tayo ng mga demonyo. May ideya ko. Kaya tulungan mo akong pigilan sila sandali. Sige, hayaan mo ko. Sa sandaling makatakbo siya sa sapat na layo, sinimulan na Regina ang mahika upang lumikha ng isang mahiwagang bitag.
Sa oras na iyon, sa wakas, ay naabutan ng mga demonyo ang salamangkero. Bilisan mo! Tumakbo ka dito! Naghihintay para sa huling demonyo na tumuntong sa loob ng bilog, naglabas ng mahi ka sa Regina para kontrolin sila. Ang pitong malalaki at maliliksing na demonyo ay unti-unting naging tandak at matataba. Tawarin mo kami, hindi namin sinasadyang saktan ka. Kahit demonyo kami, wala kaming kapangyarihan. Kaya naman lagi kaming kinakawawa ng ibang demonyo at maging ng mga tao. Gusto lang namin lumakas. Salamat sa salamin at sa mahiwagang libro na hawak mo. Sige, dahil mahirap kayong lahat, tutulungan ko kayo. Salamin, ipakita mo sa akin ang lugar kung saan maaaring mamuhay ng mapayapa ang mga demonyong ito. Sa kailaliman ng kagubatan sa timog, hindi mabibilang ang mga hiyas na maaaring magpahina sa anumang uri ng mahika. Kaya ang makapangyarihang mga demonyo ay natatakot na pumunta doon. Kita mo? Pumunta kayo doon upang mabuhay ng hindi nababahala sa pananakot ng ibang mga demonyo. At ito ang inyong parusa. Sinunod ni Regina ang payo ng salamangkero at bumalik sa kampo kasama ang lahat. Natutuwa akong makita kayong ligtas na nakabalik. Pakimuhoy na yan sundan ng salamangkero. Huwag mo kong intindihin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kaya hinayaan kong sumunod ng salamangkero para tulungan ka. Salamat. Hindi ako naging magalang sa'yo. Ako ang kailangang humingi ng tawad. Ginagawa ko lang ang lahat para makabawi sa pagkawala mo. Dito ka muna ngayong gabi. Maghahanda ako ng kabayo para makaalis ka bukas. Hindi na kailangan gawin ito. Mananatili ako para tulungan ka at ipaghiganti rin ang pamilya ko. Ayoko nang tumakas. Talaga? Maraming salamat. Sa wakas, may pag-asa na ang kahariang ito. Sa wakas, hindi na tumakas si Regina. At nagdesisyong harapin ang hirap. Anong magagawa niya para sirain ang demonyo iyon? At anong mga paghihirap ang naghihintay sa kanya sa hinaharap? Abangan natin ito sa susunod na kabanata. Ito si Brad, isang mahina at hindi maingat na lalaki. Ngunit laging nangangarap na hindi makatotohan ang bagay. Kahit anong gawin niya, ginugulo niya ang mga ito. Sa makatuwid, walang gustong kumuha sa kanya at ang kanyang buhay ay lalong humirap. Hindi na itago ni Brad ang singsing na pilak na minana sa kanyang namatay na ama. Kaya ano pang magagawa niya? Hoy, binata! Nasaksihan ko ang lahat na hindi magandang nangyari sa'yo. Dahil sobrang naaawa ako sa'yo, tutulungan kita. Bibigyan kita ng espesyal na kakayahan. Ngunit ang kakayahang ito ay nakasalalay sa mga pangangailangan ng bawat tao. Dapat mong matuklasan ito sa iyong sarili. Anong klaseng espesyal na kakayahan yan? Nakakatawa. Dahil naapektuhan si Brad sa pagkabagsak, siya ay nakatulog. Dahil palagi siyang natutulog at nananaginip, marahil kaugnay dito ang bago niyang kakayahan. Sobrang lamig! Sana may mainit akong damit! Hindi man giniginaw, pero gutom na ako. Kung meron lang sana akong inihaw na baboy. Sa sandaling hinawakan niya ang baboy, ang tunog ng mga mababangis na hayop na kinakagat ng pagkain ay gumising sa kanya. Kakainin na pala ng mga ligaw na hayop si Brad. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang masarap na inihaw na baboy at nagbago ang kanilang atensyon at nailigtas siya. Yung nangyari kanina, totoo talaga! Dapat kong gamitin ang regalong ito para tumulong sa maraming tao hanggat maaari. Halos hindi ginamit ni Brad ang kanyang kakayahan para sa kanyang sarili. Ngunit sa tuwing makakatagpo siya ng taong nasa mahirap na sitwasyon na tulad niya, tinutulungan niya ito. Bagamat marami siyang natutulungan, ayaw niyang makatanggap ng anuman mula sa kanila. Sa halip, tumutulong siya sa iba na nangangailangan. Walang sino man nangaayaw sa taong may pangarap at magiliw na binatang ito. Hanggang isang araw, nakahanap si Brad na isa pang grupo ng mga tao na mayroon ding mga espesyal na kakayahan. Ang isa sa kanila ay nakakapaglabas ng apoy mula sa kanyang palad at nakokontrol ito na parang bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, madalas niyang ginagamit ang kanyang kakayahan para magbanta at magnakaw. Ang kanyang pangalan ay Flan. Kasama ni Flan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Ram, na sobrang tahimik.
Gayunpaman, sa tuwing siya ay sumisigaw, siya ay nagdudulot ng isang bagyo na maaaring tangayin ang lahat. Sinamantala ni Flan ang kanyang kapangyarihan para magnakaw. Kung kailangan niyang harapin ang maraming tao, pipilitin niya si Ram na gamitin ang kapangyarihan nito para talunin ang mga tao. Sa kabila ng pagnanais na pigilan ng masamang gawain ni Flan, hindi alam ni Brad kung paano ganap na tatanggalin ang kanyang kakayahan. Sa wakas, nalaman ni Brad na nagnanakaw sila dahil sa kawalan ng sapat na pera. Nag-alok siya na sumama sa dalawa. Sa tulong ko, sana huwag mo nang nakawan ng ibang tao. Mabibigyan kita ng pagkain at pera. Magaling! Mula ngayon, hindi ko na kailangan maglaan ng oras para magnakaw. Sige! Yan din ang gusto ko. Pero may ganitong kakayahan ba kayong dalawa simula nung pinanganak kayo? Hindi! Binigyan kami ng kakayahang ito ng isang engkanto pagkatapos ang isang insidente. Gusto ni Flan na hanapin at ipaghiganti ang taong sumunog sa bahay namin. Baka yun ang dahilan kung bakit niya kinokontrol ang apoy. Paano ang hangin? Alam mo, lagi akong umaasa sa kapatid ko at hindi yun ang gusto ko. Nais kong maging tulad ng hangin na malaya. Kakaiba! Bakit sila binibigyan ng kapangyarihan ng diwata na gumagawa ng masamang bagay? Kakaibang itsura ng tattoo na iyon. Lumabas yan simula nang may kapangyarihan kami. Ganon din ang kapatid ko. Ikaw, wala ka ba nito? Sa tuwing gagamitin ko ang kapangyarihan, tila lumalaki ang tattoo at nasasaktan ako. Kaya naman ayaw kong gamitin ito maliban sa pagprotekta sa sarili ko. Biglang naalala ni Brad na may tattoo din pala siya sa likod simula nang bigyan siya ng ganoong kakayahan. Hindi napigilan ang kontrata ng tatlong tao ang kanilang masamang gawain. Dahil sa mga masamang ugali ni Flan, talagang nakaramdam siya ng lungkot sa hindi paggamit ng kakayahan sa mahabang panahon. Pagkatapos ay sinira niya ang kanyang pangako. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni na Brad at Ram na bumalik si Flan at ang kanyang kamay ay tuluyang natakpan ng tato. Anong problema, Flan? Wala. Inayos ko lang ilan sa mga problema ko. Sinira mong usapan natin, no? Bakit kailangan ko makinig sa'yo? Flan, tumigil ka! Uminit ang ulo ni Flan, kaya hindi niya sinasadyang nasaktan ang kanyang kapatid. Ngunit hindi niya ito pinagsisisihan. Pagkatapos, natuklasan ni Brad na ang kanyang tattoo ay kumalat sa buong katawan ni Flan. Si Flan ay nagwala sa galit at nawala ng kontrol. Ram! Takbo! Hindi! Makinig ka sa kanya! Tumakbo? Bakit mo sinasabing walang kwentang bagay? Ha! Napakaraming itim na enerhiya ang dala ng lalaking ito. Pero hindi pa rin sapat. Baka kailangan ko ng dalawang pang tao sa lugar na to. Kung gayon, ang kapangyarihang ibinigay niya sa atin ay ang siyang papatay sa atin at sa sangkatauhan. Huh? Sige, hulihin mo siya! Ha? Takot ba siya sa tubig? Hindi! Ito ay ang refleksyon! Dahil sa kakayahan ni Ram na kontrolin ang hangin, naabutan ng dalawang mangkukulam. Halika na, Ram! Parang nakita ko ng kahinaan niya! Pagkatapos ng mahabang oras sa paghahabol, sa wakas ay nakita siya ni na Brad at Ram na huminto sa isang kuweba. Nandito siya! Sinundan nila siya at nalaman na sa loob ng kuweba ay may kakaibang templo. Siguro doon niya ginagamot ang mga taong ayaw gamitin ang kapangyarihan na binibigay sa kanila. Isang lalaki ang walang tigil na kumakain. Patuloy na kumakalat ng tato sa buong katawan niya. Magaling! Sapat na siguro ang halagang ito. Gamit ang singsing na iyon, mabilis na sinipsip ng bruha ang itim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Hindi pa rin sapat? Isa pa? Sigurado ka ba? Uy, desidito ka pa rin bang huwag gamitin ang kapangyarihan na ibinigay ko sa'yo? Bakit kita susundin? Ano ka ba binata? Kung masunurin kang nag-ipon ng itim na enerhiya para sa akin, ginagarantiya ko na magagawa mong lahat ng gusto mo.
kahit nabuhayin ko pang iyong anak. Ha? Huh? Ikaw, huwag mo akong lokohin! Totoo bang kaya niyong buhayin ang mga patay? Siyempre hindi! Sa aking kakayahan at kapangyarihan ng singsing na ito, huh? Magagawa ko ang lahat! Eh bakit kailangan mo pa akong pilitin na sundin ka? Ha? Hindi pwede! Ikaw! Nakaramdam siya ng matinding galit sa mga insulto. Muli, tinupad ang singsing ang misyon nito. Ha? Alam ko na! Ha? Totoo bang kaya niyang buhayin ang mga patay? Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Siyempre, wala akong hindi magagawa. Ram, anong ginagawa mo? Di ba sabi ko huwag kang maniwala sa sinasabi niya? Pero namatay na ang kapatid ko. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Kung may babalik mong kapatid ko, gagawin kong lahat na sasabihin mo. Tama ka, dalaga. Halika dito, tutulungan kita. Huwag kang maniwala sa kanya! Bitawan mo ko! Magaling! Hindi natin kailangan ng hadlang tulad niya. Maging masunurin ka lang at ibibigay ko sa iyo kahit ano. Pero paano mo maibabalik ang kapatid ko? Huh? Kailangan ko lang ng madaming itim na enerhiya mula sa mga tattoo na yan. Baka may pakinabang din siya. Huh? Ngunit bakit hindi mo gamitin ang tattoo na kumakalat ng mas malaki at makakuha ng mas maraming enerhiya? Tama, kaya ko siyang itali at pilitin na gamitin ang kakayahan niya. Alam mo ba kung anong kakayahan niya? Baka tumakbo nang mabilis. Mabilis nga akong dinala dito. Kung gayon, hindi siya kayang itali. Hindi natin siya maitatago. E di patayin na lang siya. Nang makitang itinuro ng bruha si Brad, sumugod si Ram at hinawakan ang daliri nito para tanggalin ang singsing. Ikaw! Ang tapang mong lokohin ako! Hindi mo siya mapapatay! Sa tingin mo, kaya mong hawakan ang singsing ko? Tama yan! Tila naintindihan ng singsing ang sinabi niya at agad nahanap ang daan pabalik sa orihinal na lugar. Dapat parusahan ng mga traitor na tulad mo! Muli, tinupad ang singsing ang misyon nito. Gayunpaman, nakita talaga ni Brad kung ano ang nangyayari. Ha? Huh? Hindi! Hindi! Ha? Huh? Ram! Natalo natin siya! Nakagandi tayo para kay Flan! Itinakda! Ako ang may-ari ng templong ito. Hawak ang walang hanggang kapangyarihan na mamanahin ng taong may suot sa akin. Ngunit kailangan kong makakuha ng maraming itim na enerhiya. Mas maraming itim na enerhiya, mas malakas ako. Ha? Sigurado ka? Siyempre, hanggat hindi pa nawawala ang singsing, mananatili ang kapangyarihan. Alagaan mo itong mabuti, itinakda. Magaling! Hanggat hindi nawawala ang singsing, mananatili ang kapangyarihan. Ang mga masasamang bagay na tulad mo ay hindi dapat umiral. Tumigil ka! Hindi mo ba natatanda na sinabi ko? Ayaw mo bang gamitin ang kapangyarihan na yon? Siyempre! Ngunit ayaw ko makapinsala ng iba. At kung naririto ka pa, may mga iba pang masasamang tao na lilitaw. Hindi! Matapos sirain ang singsing, unti-unting nawala ang mga tattoo ni Ram at Brad. Nawala ang kanilang kapangyarihan. Unti-unting nagising si Ram. Kahit na natumba siya, nasaksihan pa rin niya ang mga nangyari. Anong meron? May dumi ba sa mukha ko? Lubos na hinangaan ni Ram si Brad, kaya nahulog ang loob nito sa kanya. Huh? Si Ram ay naghiganti sa kanyang kapatid at may isang maaasahang lalaki sa kanyang tabi. Di nagtagal, nagpakasal si na Brad at Ram at namuhay ng maligaya. Dahil sa kanyang mabuting pagkatao, si Brad ay pinahalagahan ng mga tao na natulungan niya noon.